Bago naging miyembro ng Brooklyn Nets si Ben Simmons, mahigit isang taon tong hindi nakapaglaro sa loob ng NBA court. At sa mabagal na panimula ng Nets sa season na ito, halata na kinalawang ng husto ang 2018 NBA Rookie of the Year. Sa 5 laro ni Ben Simmons, dikit lang ang dami ng nagawa niyang puntos sa committed fouls niya. Meron na siyang 22 na personal fouls at nakagawa lamang ng 28 na puntos. 2 beses na rin siyang na-fouled out sa laro. Isa dyan ay nang ma-fouled out siya sa kanilang unang laro sa loob lamang ng 23 minutes at kamakailan lang ay nang mautakan siya ni Ja Morant na di hamak na mas batang player sa kanya. Uma-average ngayon si Ben Simmons ng 5.3 points, 5.8 rebounds at 7.5 assists. Napakababa ng mga stats na yan para sa itinuturing na isa sa big 3 ng Brooklyn Nets. Samantalang ang 2 primary star ng Brooklyn na si Kevin Durant at Kyrie Irving ay kayod kabayo para mapunan ang kakulangan ng koponan sa opensa. Kung ihahambing natin ang performance ng tatlong ito, napakalaking bahagi ng scoring production ng Nets ay nanggagaling kay KD at Kyrie at kulang ang suporta na nakukuha nila kay Simmons at sa iba pang mga player sa roster. Malino na ebidensya yan kung bakit hindi maganda ang panimula ng Brooklyn Nets sa taong ito. Balikan muna natin ang unang 5 laro ni Ben Simmons sa Philly nung rookie siya versus sa 5 laro niya ngayon sa Nets. Malaki ang pinagkaiba ng mga numero niya dati sa numero niya ngayon. 3 sa una niyang laro sa Philly ay double-double kaagad. Nagtala pa nga siya ng triple-double sa pang-apat niyang laro. Sa 5 larong yon, umaverage siya ng 14 attempts per game at 49% shooting. Isa pa, nagtala lamang siya ng 9 na personal fouls sa kabuuan ng 5 laro. Ito naman ang game performance niya sa unang 5 laro niya sa Brooklyn Nets. Meron siyang average na 5.4 attempts per game sa shooting percentage na 44% at 22 naman ang naitala na niyang personal fouls. Lamang naman sa total points, rebounds at assists ang rookie na Ben Simmons sa Philadelphia kung ikukumpara sa Ben Simmons na nasa Brooklyn ngayon na bit-bit na rin sa kanyang resume ang 3 All-Star selection. Pero ano nga ba ang nagbago kay Simmons kung bakit ganito ang kanyang performance sa muli niyang pagbabalik sa hardcourt? Ang kapansin-pansin na pagbabago kay Simmons ay ang pagbaba ng kanyang aggressiveness sa opensa o yung kagustong umiskor sa bawat magagandang pagkakataon. Hindi lamang ito patungkol sa inability niya sa kanyang outside shooting, kundi sa buong aspect ng scoring game niya, lalo na sa dribble attack moves niya papunta sa basket. Pwede kasi nating sabihin na, oo, wala siyang tira sa labas, pero hindi ka naman makakapasok sa NBA kung hindi mo rin kayang umiskor sa loob. Hindi pa bumabalik yung laro niya kung saan agresibo siyang sumusunod sa loob, mga putback dunks at mga fast break finishes. Halata na naapektuhan si Simmons ng mga kritiko niya na hinatulan ng kanyang shooting form at bad shooting motion. Isama pa natin dyan ang poor decision making niya kung saan ipinapasa pa niya ang bola kahit nasa harap na niya ang ring. Nakita natin ito nung nasa Sixers pa siya sa playoff game contra Hawks kung saan pwede na niyang idunk ang bola sa harap ni Trae Young ngunit ipinasa pa rin niya sa kanyang kakampi. Mapapaisip ka na lang kung may phobia ba si Ben Simmons sa pagtira ng bola sa ring? Basketball ito at alam natin na para manalo ay kailangan mong umiskor at ang pag-iskor ay kapag naipapasok mo ang bola sa loob ng ring at hindi kapag ipinapasa. Espesyal ang talento ni Simmons sa ganda ng court vision niya at pagiging magaling na defender. Kompletong player sana ito kung pinagtuunan din niyang i-improve ang kanyang opensa, lalo na ang outside shooting. Pero sabi nga ni Kyrie, bigyan natin ng chance si Ben. Matagal tong hindi nakapaglaro. Sa aking palagay, kung mananatiling hindi agresibo at invisible si Ben Simmons sa opensa, mauuwi ang Brooklyn sa isang disappointing season. Ano ang iyong opinion dito? Babalik kaya ang dating laro ni Ben Simmons? Komento mo sa iba at pag-usapan natin. Don't forget to like and share the video. At kung di ka pa subscriber, malaking bagay sa amin ang iyong suporta. This is Paolo, Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA basketball.